Magandang Sabado ng hapon sa inyong lahat at salamat po sa pagbalik sa pagtutok natin dito sa Idol Talk kung saan nga mga paborito nating manlalaro from all regions of the Philippines ating makakausap. Magoo, Marjon, Pong, yung likod. Kasama para natin si Jutt, Sulit at syempre Regional Director naman from CDO si Sir Pong, Dacoco. Jutt, kamusta ang iyong Sabado? Okay naman, Magoo. Ako sobrang excited ako dun sa magiging kwentuhan natin yung kasi nung nag-episode 1 tayo ng Idol Talk, ang dami natin nakasama. Tsaka feel ko marami tayo na-inspire nun. So looking forward ako na ma-inspire naman natin yung kabataang mahilig sa basketball mula naman sa CDO. At tsaka syempre, isa sa mga paboritong anak ng CDO, itong si JP Erram, Regional Director Pong Dacoco. Kamusta po ang CDO ngayong araw? Sir Pong? Nakamute? Hi, good afternoon, Magoo and Jots. And sa lahat ng viewers, sa magandang hapon sa inyong lahat. We're very excited dito sa CDO. Maganda yung weather and hopefully maganda yung talk natin this afternoon. And yun nga, no? Maraming nangyayari ngayon. Puro kwento ang basketball muna, Sir Pong, dito sa Manila. Last week, nabalitaan natin sa Cebu dahil, syempre, all for safety muna tayong lahat. Kamusta po ang eksena dyan? Kating-kating na ba maglaro ang mga bata sa CDO? Yes, sobra. Medyo gusto na nilang lumabas pero yun nga we have to follow din yung IATF protocol on safety and most of the coaches nasa online practices na lang with the players. Yun lang muna. So yun nga, no? So sa ngayon, everybody's trying to make do of what we can actually do. Puro online. Ikaw, Jutt, nag-online practice ka rin ba? O nagpa-practice ka lang mag-isa dyan sa baba o sa garahe nyo? Yung, alam mo, Magoo, hindi mo maiwasan kapag miss na miss mo na yung basketball, baba ka lang sa garahe, dribble-dribble ka lang, hanggang magreklamo yung mga kapitbahay mo, tapos tigil ka na, pasok ka na uli. Pero, alam mo yun, kasi para sa mga idol natin na nasa PBA, nasa Gilas, ito yung pinakamatagal na sigurado na hindi sila nakapaglaro ng basketball. At para rin sa ating mga fans, pinakamatagal din siguro yung, alam ko pabalik na or nagbalik na yung ibang liga, pero yung ilang buwan na yun, pinakamatagal yata na hindi tayo nakapanood ng ating mga idolo ng basketball, di ba? Pero kahit na nakakapanood din naman tayo ng NBA kahit papano, dahil syempre hatid ng smart yan, iba yung may local flavor eh. Diyan po sa CDO, Sir Pong, sabi mo nga, naka-online, generally, disiplinado na ba mga tao? Nakakandado talaga lahat ng court nyo dyan? O talagang lahat nakikisama na palipasin lang natin tong pandemya muna? Sir Pong? So far, Sir Magoo, obedient naman yung mga players natin dito and also the coaches. They're staying at home and also nakikita naman namin palagi na nag-update naman yung mga players na nandun lang talaga sila sa bahay. Takot din silang lumabas and also yun, bilin ng yung group namin sa coaches sa CDO na always safety first palagi. Yun ang talaga napaka-importante dahil nga sana pagka konti na lang eh. Konti na lang nandun na tayo, Jutt. Nga pala, etong Idol Talk is presented by the MVP Sports Foundation Incorporated, the MVPSF Youth League. Siyempre, ang chairman ng MVPSF is si MVP Manny V. Pangilinan. Presidente natin, si Al Panlilio. Executive Director is Coach RG Ryan Gregorio. Community Sports and Youth Development Program Director Attorney Oscar Moreno in partnership with the SBP or ang Samahang Basketbol ng Pilipinas, the Cebu Landmasters Incorporated, the City of Cagayan de Oro, Cebu City, and of course, powered by Smart. Oras na, Jutt, para makilala na natin ang ating idol for today, ang ating makakakwentuhan ngayong hapon dito sa Idol Talk, isa nga sa paboritong anak ng CDO, JP Erram ng Ateneo
ng PBA, TNT ngayon at syempre ng Gilas Pilipinas. Welcome to Idol Talk, JP. Salamat. Thank you for having me. And JP, alam naman natin, ano? Ang CDO, very rich pagdating sa tradisyon ng basketball. Napakarami, especially lately, na napakagaling na mga manlalaro na nanggagaling sa CDO. Pero ikaw, JP, pagkikwentuhan natin hanggang mamaya iyong buhay. Pero ang una namin gusto itanong sa'yo right now, eh yung mainit na mainit na balita. Mukhang pending IATF approval, ha? Mukhang makakabalik na ang PBA coming October 9. Kayo sa TNT, nag-bubble na kayo training a couple of weeks back. Ngayon, handa ka na bang pumasok ulit sa bubble ng buong PBA naman ngayon? Siyempre, unang-una, handa-handa na kami. Ready na kami. We're more than ready, I think. Kasi, so halos lahat kami excited na rin kami magsimula yung PBA kasi kating-kati na yung paa namin. Kating-kati na maglaro. And then kating-kati na rin makita yung mga teammates kasi ito na yung pinakamahabang na hindi mo nakita yung mga teammates mo, di ba? So, yun, parang ito yung motivated kami enough na ang haba na nung pahinga namin. So, ito na yung time na para pakita naman ko ano yung buong yung online practices. Tapos yung sa bubble naman, malaking challenge na kasi malalayo ka sa pamilya mo for matagal na panahon. So, malaking bagay siya. And then, in a way, you're out of parang mga temptation din kasi nasa loob lang kayo ng bubble. So, focus ka talaga sa laro. Yun yung pinaka-importante rin as an athlete. So, kung ano yung goal nyo as a team, yun lang talaga. Wala kayo ibang iisipin, ganyan. And then, at least doon, parang yung pagkain nyo, ready na lahat. Wala na kayo ibang iisipin pa. Hindi na tulad dito sa bahay, luluto pa. Ganyan. At least doon, healthy yung mga food ba. So, hindi nyo na kailangan pa isipin. So, yun. JP, siguro, di ba, medyo pinattern din kasi, syempre sa NBA ang bubble natin, no? Sila yung unang gumawa. Ikaw ba? Kasi I know that you recently, your wife recently gave birth, di ba? You're a new dad. Nagkaroon ka ba at any point ng apprehension na gusto ko ba pumasok sa bubble? Mag-op out kaya ako? Napaisip ka ba ng ganun? Yung wife ko actually, napaisip siya na huwag akong sumama, sabi niya. Kasi syempre delikado pa rin. So, siyempre sa mga cases pa rin, everyday pataas, tumataas, buwang ba, tumataas. So, siyempre takot siya kasi may bata kami sa bahay. Siyempre, as a parent din. So, mahirap din yung ganun. So, sabi ko naman sa kanya, sabi ko, ito yung pinili kong trabaho, ito yung pinili kong work. So, naging partner tayo dahil sa basketball. So, hayaan mo lang ang gawin ng trabaho ko. And then, may tiwala naman ako sa management namin, sa PBA, ng TNT. So, wala tayong kailangan parang problemahin kasi nandiyan naman sila to help assist us lalo na yung mga players. Kasi alam naman nila may mga pamilya tayo kasi may mga pamilya din sila. So, yun, parang nag-ease down siya and then sabi niya, sige, okay, well, no problem. So, yun. So, sa dami ng ginagawa niyong online training, nag-bubble din kayo nung nakaraan pero individual training ang ginawa. Re-request daw this week, hopefully, magkaroon na ng mga scrimmage dito sa Manila pero latest ang gagawin daw kung sakasakali. September 26, next Saturday yun. Check in na kayo sa Clark. September 27, baka daw or sana daw payagan ng scrimmages bago magbukas sa October 9. Kamusta kaya yung gigil niyong lahat, JP? Actually, gigil na talaga eh. Sobrang gigil. Wala na kami sa rhythm lahat eh. So, wala na yung, kasi siyempre, hindi ka naglalaro. Puro shooting lang, puro workout. Titigas na yung katawan mo kasi hindi ka tumatakbo eh. Puro extra work lang. So, pag nagsama-sama na lahat, sobrang magulo pa yan. Pero blessing in disguise na rin na at least binigyan kami ng time makapag-scrimmages para mabalik yung talagang chemistry ng team, ganyan. And then yung gigil, mapigilan ng konti hanggat magsimula na yung laro mismo. Sa mga kalaban na hindi na sa mismo kakampi. May tatanong lang ako kay JP, naku-curious ako eh. Anong itsura, JP, nung unang ensayo nyo? Kasi sabi mo, medyo rusty lahat, no? Patay ba lahat ng butik eh, dun sa gym nung unang ensayo nyo pagbalik? Una, actually, ito, funny story. Unang pagbalik, first time sa bubble. First practice namin sa bubble. Pag shooting lang kami yan, ankle sprain ako. Ha? Ganun nga lala. As in, parang sabi ko, ang malas naman na parang ankle sprain pa, ganyan. Tapos lahat talaga ng tira, puro... Well, aside kay Roger, kasi kagrupo ko si Roger. Siyempre, shooter si Roger. So, siya lang talaga yung kami. Puro, yung kulang na lang yung magsalita. Puro baldog yung tira namin. Kasi tumigas na yung katawan mo.
Oh, kakabuhat mo eh kasi puro ka lang buhat eh, 'di ba? Hindi ka kapag-shooting. Nagmisto lang pulot ba 'yung ni Pogs, ganun ba? Oh, de actually si Coach Mark 'yung taga-pulot namin eh. So si Coach Mark lalayo na pinupuntahan. Nahihiya ako na nahihiya eh. Pero isipin mo, Jutt, 'yun na 'yung mga good problems ano. Ito na 'yung mga magandang problema na 'yung hinaharap ngayon ni JP, but it was not always like that. Umpisa na natin ungkatin 'yung pinanggalingan ni JP Erram all the way from his roots in CDO. Pero bago yan, silipin muna natin ang kanyang highlights so far. I think binigyan ako ni Lord na itong hype para siguro para mag-excel, para sabihin sa sarili ko na ito talaga yung dapat kong gawin. Kasi nakita naman po nila kung paano ako nag-improve. Kasi day in, day out, alam naman po nila kung ano yung ginagawa ko sa practice. Nothing special po. Talagang shooting, yung depensa talagang ano, sa akin, for me, parang instinct na lang siya. Talagang kailangan ko itong gawin para sa teammate. Huli ka sa taas! Huli ka pa rin! Tapos na tayo, bayan! Huli! In an even better fake by Erram, he gets the basket. Ito kay Eric Thompson, kinuha niya sa taas yun, di na nga tumalun. Nice pass. And Erram just, huwag ka lalabas! Huwag ka garis ako! Magwawala ako! Back-to-back rejections! Yung depensa talagang, for me parang instinct na lang siya, talagang kailangan ko itong gawin para sa teammates ko. What a one-hander! Magiging contact yung mga laro nila, pwede nila talagang atakihin ang pareha. Gusto na yung manalo. Gusto kayo pakita na I belong to this league. Pinagsake Erram. Reverse is good. May kasama pang rebound. Oh! Bastos chair! Pinagin JP Erram! That's on his way. That's on his napakasarap panoorin sa riwain, JP, ano, yung mga entablado na nalaruan mo na sa entablado ng PBA and even in the international stage. Way back in the day, way back when, inakala mo ba na makakapagpakita ka sa ganyang klaseng stage? Actually po, to be honest, talagang hindi. Kasi yun nga, from province, tapos mga injuries, tapos di ako nakalaro nung college, parang naisip ko na lang na after ko graduate, tatrabaho na lang ako. Normal job, ganyan. So, yun. Kasi hirap eh. And simulan natin sa simula yan, Jutt and Sir Pong, ano? Etong si JP, actually, ni hindi nga niya akalaing magiging basketball player dahil nagsimula ka, JP, as a volleyball player, di ba? Apo, volleyball player. Yun yung pinakaunang sport ko kasi yun talaga yung sa probinsya namin, yun yung parang kinalakyan na ganyan, sport, basketball kasi nakakatakot pag nasaktan ka ba, ayoko na, mabilis ako mayaw dati. Sir Pong, ganun din ba kalaki ang volleyball sa CDO? Yung eksena nyo dyan, marami talagang mahilig talaga sa volleyball? Lately, masasabi ko, aside sa basketball, number two na sport dito na kinahiligan ng mga bata, volleyball talaga. Dami na rin, dami na rin na nahihilig sa tsaka yung fan base nila ang dami. Kaya volleyball malakas na din sila. And alam natin Jutt, it takes a special kind of athlete to actually perform on a volleyball stage. Dahil iba yung physical demands nito, Jutt, di ba? Oh, and even alam mo kahit na yung mga warm up ng volleyball players Magoo, if you see them, of course we also get to watch ano, di ba, mga and cover some of the volleyball leagues. Grabe yung mga warm-up nila. Parang nakakapagod talaga tingnan. For you, JP, yun ba talaga, anong age ka natuto mag-volleyball? Tapos anong age ka naman nag-shift sa basketball? Paano bumukas yung opportunity na yun? Nagwa-volleyball ako since ano, okay, age siguro mga 12 hanggang 18. Yan, 12 hanggang 18. Tapos yun lang talaga gusto ko, ganyan. Puro volleyball lang, ganyan. May mag-aaya sa akin mag-basketball, inaayawan ko. Pag volleyball, diretso, laro agad. Pero yun nga, one, meron akong mga
mga naging kaibigan back in sa province namin. Kasi sinasabi nila na yung height mo, yun nga, hindi pang volleyball, pang basketball daw, ganyan-ganyan. So, once nag-try ako, ganyan-ganyan. Pero, yun nga, ayoko na nasasaktan. So, syempre, mainit na yung laro kasi 5-on-5, tapos pustahan. Eh, yung pusta namin, 5 piso lang. Tapos mainit na. Mag-aaway pa kami sa 5 piso lang. So, sabi ko, ayoko na, di ko kaya yung ganito. Sabi ko, susuntukan na, di ko kaya. So, mayaw talaga ako. Ayoko talaga mag-basketball that time. So, yun. And then, nag-start ako mag-talagang organized basketball. Na ako, 19. Ano na ako, fourth year high school. Doon ako na yung basic basketball, doon ko na parang, sige, titisin ko na lang kasi yung that time, wala pa kasi, hindi pa ganun kataas yung volleyball kasi wala pang professional volleyball that time, mga 2005 hanggang 2008, 2009, 2010, wala pa. So, puro ako volleyball noon. And then nakita ko, ay, sayang kasi may scholarship na libre. Sabi ko, kung mag-volleyball ako, walang scholarship. Well, di ako makapag-aral ng high school. So yun, nabigyan ako ng scholarship. Tinaga ako yung basketball talaga kasi sayang eh, sayang yung opportunity, sayang yung chance na makapag-aral ka ng libre. Walang gagastusin yung pamilya mo. Pero bukod sa ayaw mo nga masakit, pati mami mo, pati pamilya mo parang ayaw ka rin isabak diyan dahil delikado nga at that time ano. Kamusta yung home life nyo? Yung actual na pinanggalingan mo home setting? Dahil kinikwento mo nga, napaka-importante na makuha yung scholarship na yan para nga maging mas maganda naman yung kinabukasan, ano, JP. Kamusta yung home setup nyo noon? Doon nasa CDO ka pa? Ano eh, actually, lumaki ako, pinanganak ako sa Manila. And then, mga 2, 3, 4 years old kami, lumipat kami ng Cagayan. Kasi nakapangasawa yung papa ko, ganyan. So after nun, broken family kami. So ano kami, mga... That time, 7 pa lang kami kakapatid. So iba-iba kami ng magulang. Iba-iba kami ng nanay. Mm. So sabi ko, at the young age, siguro mga 10 ako, mga 9 or 10, sabi ko... Magkaiba lahat ng 7? Hindi naman. Hindi naman. So parang, yung una, may una kaming kapatid, isa, panganay namin. Tapos ako, sa mama namin, 2. Tapos may 3. Tapos, ano, naging 11. Sa 11 kami lahat. So, padagdag ng padagdag, ganyan. So, yun. So, galing kami sa broken family. So, sabi ko, kung aasa ako sa papa ko na sundalo yung papa ko, yung kinikita, maliit lang. Sabi ko, parang andami namin maghahati, kumbaga ba. So, hayaan ko na lang na doon na lang sa mga kapatid ko na mas maliliit. Sabi ko, sige, tasagayin ko na lang. So, nagtatrabaho ako nung dati, tapos nag-aaral ako. So, napakahirap. Tsaka napaka-importante rin na nabigyan ako ng scholarship kasi ang laking tulong na hindi na ako iisipin ng magulang ko ba. Pero JP, kahit maliit kinikita, napakarangal naman ng pagiging sundalo. Buti, hindi naman sa buti tuloy. Ba't hindi mo naisip na doon tumahak sa... Buti na lang for Philippine basketball, hindi mo ginawa dahil importante ka sa Philippine basketball. Pero at that time, ba't hindi mo naisip na magsundalo na lang din? Actually, pagka-graduate ko ng high school, gusto na kayo pusundalo ng papa ko. Sabi ko, masyado ako matangkad para magsundalo. Ayoko talaga. Tsaka, ano? Lulusot ka sa talahib, ano? Oo. Baka mamaya, isang silip ko lang, ma-headshot agad ako, patayan yun. So, hindi, parang, ayoko talaga, para hindi ko talaga siya pangarap na magsundalo. Never pumasok sa isip ko na magsundalo ako. Kasi, yung papa ko, ayaw na ayaw din niya na mag-basketball ako. Gusto niya, may susunod sa kanya. May gusto niya, may susunod na Erram na sundalo, na ganyan. So sabi ko, nag-aaway pa kami na ayoko niyan. Nag-aaway kami, pinipigilan niya ako mag-basketball kasi nga, walang pupuntahan yung pag-basketball ko. Kasi wala ko ibang ginawa kundi pag-uwi ko ng bahay, tapon ng bag, punta agad ng court. Kasi tapat lang ng court yung bahay namin eh. Siguro mga maglalakad ka lang 10 steps lang, court na eh. So basketball ayos. Na agad. Oh. So after natuto na ako, yun na, wala na ako ibang ginawa kundi yun na. Tapos, parang ayaw na ayaw niya, nagagalit siya kasi late na ako umuwi. Tapos minsan pag Sabado tsaka Linggo, mag-basketball ako simula alas 10 hanggang hapon na yun. Tuloy-tuloy na. So ayaw na ayaw niya kasi wala daw pupuntahan, wala daw nag-aasin, wala daw umaasin sa basketball. Ganyan. So sabi niya, basketball na lang. At least after ko, ay magsundalo na lang kasi after ko ng high school, ikita na ako ng pera kasi after high school, pwede ka na magsundalo eh. So yun, sabi niya sa akin. Tapos JPD, sabi mo no, na parang importante rin sa yung basketball kasi for the scholarship.
paano ka naman nakakuha ng scholarship? Was it something na in-offer sa'yo o kailangan mo mag-try out ba nung high school? Nung high school talagang ano siya, in-offer sa akin kasi sabi nung coach namin, si Coach Arvin, kilala yun ni, ano, ni Sir Pong, si Coach Arvin, nakitaan talaga niya ako ng ano, ng parang in a way potential kasi ang tangkad ko eh. Nagpa-parade kami noon, Milo Little Olympics. Volleyball yung sport ko noon, sa Cagayan, pa-parade kami. Ang tangkad ko. Dalawa kami matangkad. So nakita, ganyan. Tapos kinuha yung number ko. Tapos after a few months, may pumunta sa school namin. Akala ko parang police kasi takot na takot yung mga tao kasi naghahanap. Kasi ano daw, Bruce ko yung naghahanap eh. Hindi, seryoso kasi may bigote, ganyan. Nagulat ako, sino naman naghahanap? Tapos nakasuot ng ano, parang t-shirt na champion dito, Pilgrim Champions, ganyan-ganyan. Tapos pagdating ko, yun na. So doon na nagsimula. Tapos binigyan nila ako ng ano, ng scholarship. Pero yung scholarship na yun, scholarship lang, walang libre pagkain, walang ano, kasi sa probinsya talaga, hirap din talaga eh. Ang walang pagkain, ng, walang allowance. Wala. Actually, ang nagbabayad po ng tuition ko noon, yung papa nung ano, nung teammate ko, pastor, siya yung nagbabayad ng tuition ko para makapag-aral. So, siya yung nagbabayad. So, tas naka-ano kami, naka-dorm kami. Yung dorm namin, siguro napakalit lang, para lang, pinagkasya kaming walong player, tas double deck, tas isang electric fan lang po kami. Tas pag madaling araw na, iikot na yun. Sa kabilang ano naman, sa kabilang grupo naman. After 1 hour, iikot ulit. Tas ganun kami. Opo, ganun yung ano, ganun yung ano namin. So, yun. Sir Pong, I think kahit sa ang parte ng mundo naman, matik yung pag may nakita ka matangkad na bata, op, sandali, kausapin natin. Baka may tignan natin kung may skills o ano. Paano nyo ina-identify at an early age? Dahil sabi mga, actually, lately, you're trying to go younger yung pag-identify nyo ng talent dyan, di ba, Sir Pong? Yes, sir. Totoo, medyo madaming ano, mga bagong kids na nahihilig sa basketball. Pero yun nga, at an early age minsan kasi nag-change ng sport pa yung ano eh, yung mga bata, pero pagdating nila mga first year, second year, third year na high school, doon na makikita mo talaga na kung ano yung gusto nila. Like Poy, siguro at the young age hindi pa siya maka-decide, siguro yun, matangkad lang siya, pero nung inintroduce sa kanya yung basketball, doon na. So madalas yun yung nangyayari, Sir Magoo, dito sa CDO tsaka sa probinsya. Pagka nakita nilang mas maganda, mas marami yung naglalaro sa basketball, doon nahahatak sila doon muna sa yung peers. Tsaka later on, doon na pagka ano, medyo na nag-mature na sila, doon na talaga yung hilig lalabas na talaga. So JP, shifting from volleyball to basketball, kamusta yung skillset mo at the time? There are successful people na superstars na ginawa na rin yan. Like, coach mo lang, Coach Bong Ravena, one of the biggest examples. Pero yung athleticism should be there dahil volleyball player nga. Pero not all the skills of basketball eh, makukuha mo kagad. Kamusta yung shift na yun? Ang volleyball kasi it's about timing talaga siya. So ano siya, timing sa pagpalon, hindi mo kailangan sobrang athletic. Kung athletic ka, mas maganda. Pero kung hindi ka athletic, kasi ako naglaro ako ng volleyball, hindi talaga ako athletic, sir. Mga 6'1, 6'2, hindi ako talaga ganoon kataas tumalon. Pero yung timing, nakukuha ko. Kaya pagdating sa basketball, hindi ako masyadong nahirapan kasi lalo na sa depensa kasi alam ko yung timing eh. Doon ako parang pinaka natutuwa pag nakaka-block, pag na inimpuhunan mo talaga. Doon na nagsimula. Ever since high school hanggang nag-college ako, nandoon na talaga siya. Ang dinagdag ko lang yung shooting, yung dribbling, yung post up, katawan, pagpapalaki ng katawan, importante. So doon ang pinakamahirap talaga is yung pagbubuhat, pagpapalakas po ng katawan kasi sa province kasi nung time po namin hindi kami pinagbubuhat kasi sasabihin sa iyo ay bata ka pa, lalaki ka pa, parang baka bigla kasi parang yun yung ano eh, yun yung parang superstition, ewan ko, parang I've always wondered about that. Sir Pong, pagka ba nagbuhat na maaga, nasa stunt ang growth, ang dami nagsasabi niyan kaya hindi ako nagbubuhat hanggang ngayon, baka tumangkad pa ako eh.
Oh, totoo, no, yung sa siguro panahon namin, sir, hindi kami talaga, yung mga coaches dati, hindi kami pinagbubuhat. Yung time nila po ay, kasi daw, baka hindi lalo tumangkad. Mm. Pero nung lately, nakita nila program, sports program ng Cebu, ng Manila, na high school, pwede na pala. Lately dito sa Cagayan, na weights training na din yung iba. Nag-a-adapt na din yung mga taga-probinsya. Pwede na pala. Ayayin mo na ako dyan. Pwede na pala eh. Palagay ko, yung ano rin yan eh, di ba? Parang the science that we put into, ano, the trainers and doctors put into sports training and development. Kakaiba na rin ngayon eh. Di ba? Yung mga gamit din ng mga professional players like JP na pang-recover. These are tools na hindi naman natin nakikita dati. So, siguro may parte rin yun, no? Pero, sa pagpapatuloy nung career mo, JP, mula nung lumipat ka ng basketball, yung basketball ba nung lumipat ka is something na pag-try mo after volleyball, alam mong yun na yung mas gusto mo? Or parang kinailangan pang kumbinsi na hindi, dito ka na sa basketball? After a while pa po, hindi pa ako agad na convinced na talaga ito talaga yung sport ko. Kasi nga, panasasaktan talaga ako, ayoko talaga yung masakit. Tapos panag yung mga, yung magbubuhat ka lang, pagising mo sa umaga, napakasakit ng katawan mo. Yung sacrifice ba, kumbaga na, kasi sa volleyball, tatayo ka lang dun, pupunta ka lang sa spot mo, makukuha mo na yung bola. Sa basketball, talagang paghihirapan mo pa eh, para makuha mo lang yung ano, yung pag-iisang bola, di ba? At least pag volleyball, darating sa'yo eh. Yun, hindi, kailangan mong paghirapan eh. Di ba? So, una-una, napakahirap talaga. Pero nung nakita ko po na nag-i-improve na ako, na kahit pa paano, nakikita ko yung hard work ko na nagkakaroon ng result, doon ko na-realize na baka pwedeng ito na talaga yung sport na talagang para sa akin, ganyan. Tapos yun, hanggang sa sinabi sa akin ng coach ko, si Coach Arvin, na maghanap ka ng sign, magdasal ka, hingi ka ng sign kay Lord. Ganyan. So yun, bigyan ako ng sign ni Lord. Tapos yun nga po yun, nung na-line up ako, nag-team A, na, parang na-team A na ako sa Ateneo. Sabi ko, ito na talaga yung parang sport na para sa akin. Pero shaky pa rin siya, kumbaga. Shaky pa rin po, parang may mga time pa rin na ayaw ka kasi injuries, mga gano'n, na baka ito hindi, baka ganyan. So, may mga question pa rin po along the way. Ayun. Pero how exactly ka nakarating sa Ateneo, JP? Ano po, may kasi sa Cagayan, may inter-Ateneo na league. So, lahat ng Ateneo ng schools, pupunta sila sa Cagayan or sa Cebu man or sa Davao. Tapos maglalaro yan. So, maglalaro, ganyan. So, that time, kami lang yung, for how many years, first time namin natalo yung Ateneo de Manila. Kami nag-champion, yung Xavier. So, champion kami, nakita ko ni Coach Norman, ni Sir Pau, nila Coach Sandy. So, sabi nila, parang after nung game, maglalakad sila pa uwi. Tapos, paglalakad din ako pa uwi ng bahay namin. Paglabas ng school, sabi nila, try out ka. Parang, we'll see kung anong pwedeng gawin, ganyan. Pero before that, nakita na nila ako sa ano, sa PCCL. Sa Dumaguete. So, yun. Tapos, nag-try out po kami. So, locally, umiikot ka na rin. Eh. Nakapag-PCCL ka. Once. Sa Dumaguete. Locally. Isang beses pa lang yun. Isang beses pa lang po. Tapos, after nun, kinuha na, nag-try out kami sa ano, sa Ateneo. Nandun pa si Raba. Kaka-champion lang nila nun eh. Kakaalis lang ni Chris Chu. Pagdating ko ng court, nakita ko si Chris Chu. Sabi ko, sino to? Sabi ko, tapos may ang daming babae sa baba. Sabi mo, babae sa baba. Wapot naman ito. daming babae sa baba. Tapos after nun, parang after a while, nagsistay ako sa atin. Saka ako lang nakilala. Si Papa Chris pala. pero bago ka ma-starstruck kay Papa Chris, hindi ba nakasindak yun? Kinausap ka ni Norman Black? Norman Black yun eh, Mr. 100% eh. Hindi ka ba nasindak o? Nagulat na, kilala ako. Sa totoo lang, wala nga po ako naiintindihan. Nakaganon lang ako eh. Kasi nag-English siya, di ba? Wala ako naiintindihan. Galing probinsya, wala ako naiintindihan. So yun, nandun pa si Raba, si Nornoy, si Jai, sila Eric, nandun, sila try out ako, ganyan, laro kami. Nung nagpa-practice na-block ko si Raba, sa parang, siyempre, ako, di ko sila, kasi di ko pa alam Ateneo that time eh. So parang iba, parang
parang yung teammate ko na parang na-tryout din, parang bilib na bilib, ganyan. Sabi ko, hindi ko na maalam, ganyan, tryout lang, ganyan, ganyan. Tapos yun, after, balik ulit kami, after 3 days, balik kami sa Cagayan, after siguro mga 2-3 months, patapos na ng klase sa Cagayan, pinapunta na kami. Pina-exam muna kami, entrance, late na entrance exam, tapos after nun, pinadala na po kami sa Cagayan, sa Manila. JP, yung ibang mga katulad mo rin, basketball players na nasa dyan sa CDO or nasa ibang probinsya, they try to seek out a career in Manila thinking na yun yung, dun yung susi sa ginhawa sa buhay. Pero alam ko pa sa kwento mo, hindi naman agad guminhawa pagdating mo ng Manila eh. Actually, may part na mas naging mahirap pa eh, di ba? For you nung bago ka sa Manila. Hmm. Actually, sobrang ano talaga, sobrang gets ko naman lahat na gusto pumunta dito para yung career nila umangat. Kaso napakahirap kasi kung sa amin, sa Cagayan, ikaw yung pinakamagaling. Pagdating mo ng Manila, halos lahat mas magagaling sa iyo. Tsaka yung iba na parang, yung iba na sinasabi nilang di magaling, parang ka-level mo lang. Pero sa Cagayan, magaling ka na. So, dun pa lang talagang makikita mo na napakahirap talaga. Plus yung mga temptation pa, may miss mo pa yung pamilya mo. Plus yung mga tao na magda-doubt sa iyo, yung mga ganun ba. Napakahirap. Lalo na ako galing sa probinsya, napunta ng Ateneo. Yung Ateneo, napakalawak, napakagandang school. Tapos pagdating ko doon, probinsyano, ignorante lahat. Di ko alam kung hindi ako marunong mag-English, hindi ako ma... Parang na, lagi lang ako nasa dorm kasi ayoko makipag-usap po sa iba eh, kasi galing probinsya. Parang baka pagtawanan, mga ganun. Kasi may mga nangyayari, ganun. Bisaya ka, ganyan-ganyan ka, punta ka dito, maglinis ka, bababla, mga ganun. So, yun yung maglinis parang, ka kasama yun. Kasi po, kasi, siyempre, parang ngayon, parang pag galing ka ng probinsya, pumunta ka ng abroad, sabihin sa'yo, katulong ka, pagpabae, ganun. Na ganun na po kami, ako, tas yung kapatid ko, si Rose Ann, na first time niya mag-aral dito sa Manila, sinabihan siya nung mga classmate niya, uy, Inday, maglinis ka, pumunta ka ng bahay namin, ganyan. Kasi Bisaya. So parang ako, parang that time, parang, siyempre masakit, pero kailangan mo punlunukin lahat yun, parang yung mga ganun bagay. Pero, yun nga, kasama dun sa gusto mong success, kasama yung mga ganun, may mga hihila sa'yo pababae. So doon magma-matter kung gaano kalakas yung dibdib mo talaga. Kung gaano mo ka gusto mag-succeed. Kung gaano mo ka gusto makuha yung ano mo, yung pangarap mo. Kasi kung malambot ka talaga, talagang kakainin ka talaga eh. May hila ka po ba? Sir Pong, pagka nakakarinig ka ng ganyang klaseng discrimination, mas ginaganaan ka ba na mas pakilala yung mga produkto ng like for sa inyo sa CDO na uy, hindi pang long katuts lang o pang kasambahay lang. Parang ibang, yung parang angat yung level ng mga manlalaro nyo para lang maiba yung perception. Sir, when we started kasi dun sa sports program ng CDOBF, hindi namin nakita, sir, na ganito yung magiging produkto ng Cagayan de Oro. Not only our program but also the program of other coaches. Pero yun nga, madalas yung mga nagka-try out from our dito sa probinsya namin, madalas pagdating dyan, nagka-transfer pa, hindi pa talaga ano. Pero yung persistence kasi ng taga dito sa amin na wag umuwi, wag magpa-apekto dun sa mga sinasabi ng iba. Tsaka wag magpatalo, yun talaga yung nakikita kong traits na nataga dito sa amin na eventually yun, mga discriminations, mga iba-iba sinasabi, wag magpa-discourage sa mga ganun. And then like Poy, I'm sure yung sabi niya, madami yung na-receive na mga ganyan na mga sabi. Pero yung determination kasi ng mga taga dito, sir, yun, dun kami proud na yung mga players na pumupunta dyan, may iba talagang umaabot dun sa pros dahil sa determination nila. I guess, Jutt, ang magiging susi para kina Sir Pong, ano, mas dumami pa. Para maiba nga yung perception na yun. And ang dami na ngayon, lately, lumalabas galing CDO, di ba, Jutt? Yes, napakadami, no? Doon lang sa mga nakasabayan ni JP na naglalaro siya, 'di ba? Correct me JP if I'm wrong, pero yung mga Gio Halalon, yung mga Ray Nambata, mga Filipina Morgan, nakasabay mo 'yan. Parang puro guardia yung mga kasabay mo, no? May mga big men
Na, nakasabay ko po dati na talaga sila, si Papot yan, nakasabay ko sa, nakalaban, nagkalaban pa kami ni Papot Paredes, tapos si ano, kung nakilala niyo, si Michael Sorella, yung sa San Beda. Nakalaban yan, kami talaga yung, ano sila, Corpus Christi, kami Pilgrim, tapos si Kidart. So yung tatlong team na po yun, yun yung talagang, ang pinakamalakas, si Kidart, yung school po ni Coach Pong, ni Sir Pong Dacoco. Tapos kami, next na ano, tapos yung Corpus Christi. So kaming tatlo lagi yung parang pagdating ng Final Four, ng Finals, yung tatlo yung palaging aabot sa ano, sa yung laging maglalaban. Kasi nandun yung mga malaki, yung mga matrangkad. JP, tatanong ko lang si JP yung tinanong natin kay Roger last week no, nag-episode. Tinanong namin si Roger, JP, kasi kung ano yung trait ng isang Cebuano basketball player na nagpapaiba sa kanila sa ibang mga manlalaro sa Pilipinas or sa ibang mundo, sa mundo rather. So, yun din yung tanong namin sa'yo. Para sa'yo, ano yung trait na meron ang basketballista ng CDO na naghihiwalay sa kanya sa players from other parts of the world? Kami, kasi sa CDO, ano kami, City of Golden Friendship kami sa Cagayan eh. So, kami, friendly kami, hospitable kami, ganyan-ganyan. Pero, yun nga, parang inabuso mo na kami, kumbaga. Talagang, ano kami, mag-retaliate kami, lalaban kami. Siyempre, hindi na kami papatalo. Kasi ang dami na namin na experience, diba? So, pag galing kang probinsya talaga, Cagayan de Oro, lalo na pag galing ka sa mismong talagang baryo-baryo lang, doon ka lumaki, ganyan, makikita mo talaga yung pinaka-ugali ng mga taga-Cagayan. Cagayan nun. So, ayaw namin nang papatalo, ayaw namin nang yun nga, sinasabi, halos lahat ng Bisaya, sinasabi ito na pag Bisaya ka talaga, hindi ka nagpapatalo. Lahat ng tactics gagawin mo para lang manalo ka, ganyan-ganyan. Yung panggugulang. Kasi pag totoo lang yung mga panggugulang, ano mo lang yan sa mga Bisaya na player, yung mga taga Mindanao, yung mga magugulang maglaro, doon mo makikita yan eh. So, yun. Ito medyo unrelated. Totoo ba yung rivalry ng Bisaya kontra Ilonggo? Ayun ang di ko alam. Yun po ang di ko alam. So tuloy natin chat yung kwento no. So nasa Ateneo na si JP. Actually dumating ka sa Ateneo pangatlo do sa tripit going for the third championship ano JP. Apo, third time 2010 pero, 2010. Pero hindi ganun ka ideal yung pagpasok mo sa yung unang season mo in the UAAP. Hmm. Hindi ganun kaganda pa kinalabasan, di ba? Nung unang dating ko sa 2010, talagang wala na sila. Nonoy, si Raba, si Jai. So expected kami na hindi kami mananalo kahit limang laro man lang, ganyan. So yun, going to the season, talagang wala, di naman ako, di ako ginagamit. Bangko talaga ako. So sabi ko, as long as nanalo yung team. Tapos ano pa kami nun, talagang underdog kami kasi ang pinakamalakas yun, FEU. Yun yung pinakamalakas, FEU. Kompleto pa sila nun, sila. Sila Baroka, sila Cervantes, yung kompleto sila. Pero yun, yung team talaga na yun, sobrang intact. Walang individual awards. Tapos yun, nanalo kami 2010, nakapag-3-peat. Grabe yung sa college din kasi, no? Yung karamihan ng manlalaro talaga sa college, JP, kailangan mo hintayin eh. Dahil yung oras mo na oras, naitigat kasi may mga nakakatanda, may kaposisyon ka na alam mo naman, alam mo dadating ka rin dun eh, sa mga third, fourth, fifth year. Pero na, gano'ng ka nakakainip siguro yun? Yung time na kailangan mong bangko ka muna, hintay ka ng turn mo? Hirap yun. Kasi nakakainip po yun. Kasi minsan mauunahan ka kasi may bagong recruit. Tapos uupo ka na naman. Yun nga yung iba follow-up ko doon kay Jutt. Mas nakaka-prostrate pa pagka turn mo na dapat tapos biglang dumating si Slaughter. Biglang dumating si Greg na parang upo ka ulit. Patayo ka na, biglang dumating, upo ka ulit. Pero para sa'yo, paano mo kinip yung tatag mo, yung tibay ng loob na hindi, alam ko dadating din yung oras ko, hihintay lang ako dito. Ano, that time, ano po, as long as nakapag-aral kami, libre yung pag-aaral ko, okay lang sa akin na hindi ako nakakalaro, ganyan. Although, siyempre, as a player, parang gigil ka maglaro, magsasabi ka na sa coach mo na, ay, bakit ganito, ba't di kami ginagamit, ganyan. Pero nakikita ko pa, kasi pag sa college, kasi more on family talaga kayo eh, di ba? Kasi hindi ka tulad sa PBA, parang hindi mo alam kung ilang taon ko sa isang team, hindi mo alam kung ilang taon ko sa PBA. At least ito,
for sure, 5 years magkakasama kayo, 4 years, alam mo magkakasama kayo sa team. So, buti nga nung panahon nyo, for sure yun. Ngayon, parang hindi na eh. May iba. Yun lang. Iba na talaga yung panahon ngayon. Iba na yung iba na yung era nila. Iba na. Sa amin talagang sure ka na eh. Alam mo, pag, pag nabigyan ka ng scholarship ng itong school na to, hanggang matapos ka, doon ka na matatapos. Dun ka. Unless mabagsak ka, di ba? Pero kung maayos yung pag-aaral mo, talagang doon ka tuloy-tuloy. Oh, so, napakahirap pag may mga bagong player, may mga ano, magulat ka na. Imbis na maglalaro ka na, sabihin mo, ay, may bagong recruit, mas magaling pa sa'yo. So, another challenge na naman sa'yo yun, yeah. Nagalingan mo na naman. Kasi, syempre, babantayan mo sila sa practice, mga ganyan. So, yun. Magutanong natin si Sir Pong. Kasi, Sir Pong, we know, syempre, na you're pushing the sports development. You have all these programs, these leagues in CDO. Pero, ang ganda po kasi nung sinabi ni JP na ang lagi niyang iniisip, nag-aaral siya. Student-athlete siya. And I'm sure ito rin ay isang mensahe niyo dyan sa mga kabataan nating very into sports dyan sa CDO. That they're also, they also are students. Yeah. Yun, palagi kong, ano, palagi naming yun, sinasabi with all the, yung kasama namin na coaches dito na yun, mag, ano, magprosige lang na, ano, magprosige lang ng paglalaro ng basketball. Tsaka, unahin palagi yung, ano, yung pag-aaral. Kasi, yung dating, ano, kasi, culture ng, siguro, hindi ganun kaganda is, yun, mag-basketball ka lang palagi, eh, na, minsan napapabayaan na yung laro. Tsaka, eventually naman, pagka laro ka lang na laro, practice na, gumagaling naman talaga yung mga players, eh. Pero, yung dun sa mga ano, sa mga nagta-try out din galing dito, palagi din namin sinasabi na sana pagka nag-try out sila dun sa Manila tapos they make it to the colleges and the pros, eh we encourage them to give back someday to the community, and the kids. Kasi yun, like Poy, they play a very big influence sa buhay ng mga malalaro sa probinsya. Alam nila how it is to play in the province and eventually making it to the pro. So, yun, ano lang, yung guidance lang talaga dun sa mga bata. And speaking of mga bata, kung mamarapatin ni JP tsaka ni Sir Pong, ano, meron pa tayong isang bisita para sa hapon na to dito sa Idol Talk. And this is a 12-year-old kid, Jutt, who burst on the scene because of social media, di ba, Jutt? Oo. Pangalan pa lang, Magoo. Aabangan mo na to. And you know, it's insane lang talaga. Nakakatuwa kung gano'ng kalayo rin naabot ng social media. And yung guest nga natin na makakasama ngayon, eh talagang nakalayo. Umabot ng, nag-viral kasi yung video niya, Magoo, and it reached, I think, millions of views, no? So I guess let's introduce him, Magoo. Ito na si Don Andre Inco, better known as Calle Irving. Don, itatawag ba namin sa'yo Don o Calle? Dan Andre po. Ano na? Dan Andre. Dan. Andre na lang po. Kaya po Calle Andre Irving. Na lang. Mula nung sumabog yung video mong yun, siyempre, naiba timpla na, naiba takbo ng buhay mo ngayon, both sa basketball and sa pag-aaral. Kamustang status mo ngayon pagdating sa paglalaro ng basketball? Ano po? Yung laro mo, yung basketball. Nung nakita nating lahat, nung buong Pilipinas, ng buong mundo, yung viral video mo. Same-same pa rin ba yung laro mo o dinagdaga mo na? Dahil ngayon, varsity ka na, di ba? Dito sa Augustinian Abbey School sa Las Piñas. Nakapag-varsity ka na, di ba? Opo. So, noon dati po, di pa po ako nakapaglaro sa mga, ano, sa mga court po kasi marami pong tao sa court namin. Tapos, minsan lang po ako makapaglaro doon kasi minsan po binubuli ako. At kapag nagpa-practice po ako sa court namin, hindi po ako pinapalaro, pinapalis po ako. Kaya ako po, nagpa-practice lang po ako sa tapat ng bahay namin. So, yung nung kumalat po yung video ko sa social media po,
ang laki po ng pinagbago ng laro ko kasi marami pong tumulong sa akin, marami pong nag-practice sa akin ng mga coach po, tulad po ng Agustina Nabi School. Yan, dahil po sa kanila, nakakapaglaro na po ako sa mga malalaking liga. So dati, ayaw ka isali. Bakit? Kasi maliit ka or hindi ka lang nila kilala? Paano nangyayari nung binubuli ka dati? Dati po, marami po kasing bully sa amin. So, di po ako nakakalaro sa ano namin kasi po maraming matatanda po na naglalaro. Kaya pinapalis na lang po minsan. So, JP, ikaw, na may nabanggit ka kaninang kwento regarding din sa bullying, no, yung mga tinatawag kayo ng iba't ibang names nung pumasok ka sa Ateneo, lumipat kang Manila. Anong ma-advise mo kay Andre na dumadaan din sa ganyan? Sa akin kasi normal yung mga ganyan eh. May gawin kang maganda, may gawin kang masama, wala kang gawin, may sabihin sa'yo yung tao. So ang ma-advise ko lang, focus ka dun sa goal mo. Kung ano yung kasi at the end of the day, hindi naman mag-matter yung sinasabi nila, mag-matter yung goal mo. And then kung goal mo mag-pros, kung goal mo makapaglaro sa Gilas. So ang iisipin mo lang, lagi mo lalagay sa isip mo, sa puso mo na kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila sa'yo, kahit na ba mura-murahin ka nila, bullyin ka nila, pag naging successful ka, sila ganun pa rin, bully pa rin, ikaw, successful ka na. So yung lagay mo sa isip mo palagi. Kaya huwag kang papatalo sa mga ganyan kung papansinin. And Andre, binanggit mo na kanina no, na laking pasasalamat mo sa Agustinian Abbey School dyan sa Las Piñas dahil nga lumalawak ngayon yung basketball knowledge mo o yung exposure mo sa basketball. Nakapagpalarong pambansa ka pa, di ba? Ano po, NCR po. Sa NCR mismo ni represent mo sa palarong pambansa. Team Las Piñas po kami. Kamusta naman yung pinaglaruan mo doon? Ibang age bracket yan. So yung mga nakalaban mo, kamusta naman doon? So yung magagaling naman po yung mga nakalaban namin. So nakaabot naman po kami ng semifinals. Ayan. May playing time ka dyan? Marami? Opo. Kasi Magoo tayo sa mga liga natin, wala. Wala eh. Cobanks eh. Pero yan yung banggitin natin kay Sir Pong, ano? Yung exposure na ganyan. Having organized basketball for the younger generation, katulad na ito nila Andre, ano? Mas nakakabuti para sa kanilang hindi lang sa basketball would-be career, pati sa personality nila, pati sa development nila as a person, di ba? Sir Pong? Nakamute? Nakamute po, sir? Yan. Nakamute pa rin. Sige, balikan natin si Sir Pong later. Kay JP na rin, sabi mo kanina, na pag-shift mo sa basketball, nakapaglaro ka rin ng konti. Actually, yung isang tournament na yon, lalawak bigla yung mundo mo, no, JP? Opo. May kita mo rin kung hanggang saan, kung nasan yung level mo ba. Pag mga kalaban mo, mga galing, malaman mo kung dapat mo i-improve, ganyan. At saka ano lang, sir, yung ang problema din kasi sa iba, pag galing ang probinsya, ganyan, yung opportunity ba? Kumbaga, kunyari, galing ka sa barrio, hindi kasi naaabot sila ng mga liga eh. Hindi sila naaabot ng mga yung mga camp, yung mga ganyan, lalo na ako, di ako naaabot kami sa probinsya namin, sa barrio namin. Never kami naaabot ng mga Milo, yung mga Alaska camp, yung mga ganyan. Wala nagaganyan po sa amin pag probinsya kasi ang ginagawa lang ng mga tao pag sa province ka na, yung medyo bundok na. Trabaho lang talaga, wala talagang sports na talagang hilig. Or walang mag-organize, ganyan-ganyan. So, yun yung pinakakulang sa ibang lugar na opportunity na ma-reach. Kaya kailangan sila mismo yung i-reach out mo, hindi sila mag-reach out sa'yo. Kasi, wala, gusto lang talaga nila magtrabaho para makakain. So, yun po talaga yung pinakaparang kulang din sa mga player. Tsaka yun, lalo na kay Dan Andre, malaking tulong yun sa kanya na nag-viral siya. Kasi, ang daming tumulong sa kanya, ang daming nag-train sa kanya, ang daming willing na magturo, ganyan-ganyan. So, sana ganun din sa iba na ma-reach out nila yung iba na para makita rin talaga yung pure homegrown talent ng mga Pinoy talaga.
Ito, JP, yung pinanggalingan pa ni Andre. No? Nagsimula ka, Andre, niwala ka raw pambili ng bola, pambili ng gamit. Nakapaa ka lang, naglalaro nung araw, ano, Andre? Opo. Wala po akong bola, tsaka sapatos, tsaka yung mga equipments po sa pagbabasketball. Ano yung hilig mo lang talaga nagdala sa'yo sa larong ito? Ano po? Yung hilig mo lang talaga sa basketball. Paano ka natuto ng mga dribble mo? Yung ano, natuto po ako mag-basketball. Tinuro po ako ng tito ko mag-dribble-dribble po. Hanggang sa nagustuhan ko po yung pagbabasketball kasi nakapulot po yung lolo ko ng bola. Tapos inayos lang po namin yung bola na yan. I see JP is impressed sa humble beginnings nito ni Andre. Ibang klase, no, JP? Ibang klase, iba. Sobrang nakapulot lang ng bola, parang nakakano na yun. Nakatayo ng balaibo. Para lang isipin talaga mo, mapaglaro. Isipin mo mula sa, ano, di ba? Mula sa walang bola, tapos ngayon meron ng 8 million views sa kanyang viral video. Pero alam mo, JP, ikaw talaga yung binida namin, na guest namin talaga, no? Talagang plinag namin na makasama ka namin dito. Pero may mga fans din. Itong si Kalye Irving na nakatutok sa atin. Batiin lang natin. Ito si Joby Rosario tsaka Lori Pai Paredes. Yan. Salamat po sa inyong pagtutok. Andre, siguro baka meron kang ano, question gusto itanong kay idol natin si JP Erram habang kasama natin siya. Siyempre, minsan lang tayo makasama ng Gilas Pilipinas player. So, sino po ba yung inspiration niya sa pagbabasketball po? Siyempre, sa inspiration ko yung pamilya ko kasi kaya ako naglalaro, kaya ako nagtatrabaho ng maganda, maayos. Pinapakita ko yung ano ko, yung passion ko kasi gusto ko na sila mismo parang in a way makatulong ako sa kanila and makita rin nila kung gaano yung passion ko sa hindi lang sa pagbabasketball, para sila rin mainganyo na magtrabaho rin na maayos. Magtrabaho ng marangal, magsipag din. Kasi alam nila na pag nagtrabaho ka na maayos, alam nila na pag ginawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, may successful ka. And then sila, siyempre, mag-follow yung mga yan. Eh. Pag merong isang tao na maganda yung ginawa, lahat sa pamilya mo, susunod yung mga yan. So yun yung pinaka-importante talaga yung pamilya. So ikaw, lalo na sa'yo, na nasabi mo nga yung lolo mo, yung tito mo, yan yung gawin mong inspirasyon kasi sila yung tumutulong sa'yo, sila yung gawin mo lahat ng makakaya mo na para mabalik mo rin yung mga natulong nila sa'yo. Diba? Although, kahit ano man yan, kahit na bigyan mo sila ng, kunyari, magkaroon ka ng jersey ng pag-Gilas Pilipinas, tuwang-tuwa na yung mga yan, eh, diba? So, yung mga ganun bagay, inspirasyon yung mga yan. Huwag mo silang kakalimutan kasi yun yung mga tamang tao, importanteng tao na nagagabay sa'yo hanggang maging successful ka. Pero JP, etong si Andre, at his young age, and because of the way social media is, nagkakaroon na rin ng bashers, so, nagsasabi rin, parang sasabi mo kanina, galit sa, or nagdi-discriminate sa probinsyano. Andre, nakakarinig ka daw ngayon ng mga, or nakakabasa ka ng mga comment na puro dribble lang, ganito, ganun, masyadong maliit. Si JP, hanggang Gilas Pilipinas level, umabot yan, kaya sigurado nadaanan mo lahat ng ganyan. How do you talk to a 12-year-old kid like this na, anong mapapayo mo sa kanya to deal with that kind of hate bashing online? Siyempre ngayon, talaga yung online, mahirap talaga mapigilan yan. Di mo kilala yung mga tao, talaga may nasabihin talaga sila. Eh, diba? So yun nga, gaya na sinabi ko, huwag ka lang, kunyari, manonood ka ng mga highlights mo, may magko-comment, huwag mo na lang basahin. Kasi huwag mong, if ever man, ganito. Kasi ako, ang ginagawa ko, may mga minsan sinasabi nila na ito yung masasabi ng bashers, parang pinipili ko kung ano yung makakatulong sa akin, kung ano yung, kasi minsan may matutulong din sila, minsan actually. Kunyari, sabihin nila, ito yung weakness mo, blah, 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 or ito yung ganto ka. Parang mapasok din sa isip mo na kunin mo na lang yung mga tama, tanggalin mo yung mga mali, kung ano yung mapapa-improve sa'yo. Gawin mo silang motivation para ma-improve mo pa yung sarili mo. Kasi ilan taong ka pa lang, bata ka pa, there's so much room to grow pa para gumanda yung laro mo. Eh. So, yan, simula pa lang yan. Actually, yung mga bases, simula pa lang yan. Hanggat lumalaki ka, nakakaisip ka, tutunan mo i-handle yung mga bagay na yan. Tsaka nandiyan naman yung mga tito mo, lolo mo. Pag hindi mo kaya, sabihan mo sila na parang hindi tama yung pag below the belt na, ganyan.
sa kanila ka lang humingi ng advice kasi for sure alam nila kung ano yung gagawin nila kasi sila yung may first hand experience sa feelings mo eh, di ba? So ako hangga't dito lang ako, hangga't ito lang masasabi ko sa iyo na kasi minsan kami as a basketball player, parang minsan pumapasok din sa isip na namin sinasabi ng mga bashers eh. Pero yun nga, kailangan mo lang gawin palagi. Pagdasal ka, pagdasal mo na lang yung mga bashers mo, and then hayaan mo na lang talaga kahit gaano pa kasakit sabihin nila kasi yun nga, kung saan ka man dali ng pag-basketball mo, yung pag-aaral mo, mas mataas yung marating mo kaysa sa mga sinasabi nila. Ayan, so thank you very much, Poy, dyan sa advice mo. Thank you rin, ha, Andre. Salamat sa pag... May huli kong bilin. Ano yan? May huli kong bilin kay Andre. Taga Las Piñas ka ba? Taga Bacoor po ako. Taga Cavite. Sa Bacoor, tas sa Las Piñas nag-aaral. Close enough. Next time na may mambuli sa'yo, may kilala akong taga Las Piñas eh. Siguradong mas bully sa kanila yon. Hilig sa kanin nun. Napakalaki. Gilas Pilipinas player din. Taga dyan malapit sa inyo. Magsabi ka lang. Kilala ni JB. Kilala ko yun. Natira na rin ako nun eh. kapitbayan mo lang dyan si Big Bo Belga. At yun, galit na galit yun pag kami naririnig na may binubuli. Sigurado magtatanggol ka nun. Susumbong natin kay Kuya Bo. Matik yun. Sumbong natin, Dre. So maraming salamat ulit, Dan, Andre. At andyan lagi si Kuya JP mo para tumulong, tsaka pagkakailangan mo mga advice, inspiration, syempre, yung tumakbo sa mga idol natin. So, interesting talaga, no, how we are able to connect yung mga PBA players natin, Gilas players natin, sa ating mga youth who are trying to make a career of their own. And I wanna go to Sir Pong. Sir Pong, sa mga bata po, di ba minsan pag nag-opening tayo ng mga liga, bumibisita yung mga PBA players natin. Gano'ng ka-importante yung mga ganong moments para sa kabataan natin? Makasama lang yung mga idolo. Yung hindi sa TV mo lang mapapanood eh. Iba yung face-to-face, no? Judge, alam mo, yung first MYBL season natin dito, we were very lucky na siguro sa lahat ng opening namin and also sa ibang liga, na we were very lucky that pumunta yung mga PBA, even si Commissioner Marshall was there. Nandun si JV Mocon, si James Yap, and si Bo Belga nandun. So, ibang klase yung experience ng opening na yun. Kaya, makita ng player sa opening, parang sobrang starstruck na mga yung mga 12 years old, makikita nila yung mga nakikita nila sa TV. Ibang klase yun. Iba, sobrang, tsaka nagbigay sila ng mga inspirational talk dun sa players, yung ano yung gagawin nila, and that was a very very different experience sa iba. I mean, so kaya sobra kaming nagpapasalamat sa MVPSF, yun, sa mga PBA, sa PBA players na pumunta, kasi yun, isa sa pinaka unforgettable na experience ng mga bata, and even sa amin. Ibang klase yung makita mo yung idol in person. Kaya yun, laking influensya kayong ginagawa ng mga PBA players sa mga probinsyanong players din. And speaking of getting to see or talk to your idol in person, susunod nating bisita dito sa Idol Talk, isa sa mga biggest fans naman neto ni JP Erram, straight out of CDO din. Let's welcome to Idol Talk si Cedric James. Cedric, andito na si JP, yung isa sa mga paborito mga basketball player. Kamustahin mo si JP? Nakamute ka pa, Cedric? Unmute. Yan. Magandang hapon po sa inyo mga idol. Ito, isa sa mga biggest JP fans mo, JP, straight from CDO. Kamusta mo, JP? May hapon. May hapon, bye. May hapon, dol. May hapon. Kamusta man?
Cedric, meron ka bang, matagal mo na ba napapanood si JP sa PBA o kaya sa Gila siguro? Opo, opo. Sinusubay ba yan? Idol bakit si JP era mang idol natin? Nag-freeze. Yung mindset niya kasi sa laro. Yung mindset niya. Dahil ba buwis buhay, buwis ngipin si JP kung maglaro? buwis buhay. Buwis ngipin. O, siguro, Cedric, baka meron kang makakausap mo ngayon si Idol JP, baka meron kang gustong itanong o kahit magbigay ng mensahe sa kanya. Makakausap mo na yung idolo mo ngayon. Unsang mga challenges ngayon mong gagian before ka na yung mag-isa kailadong basketballista idol? Before ko na yung mong kanainani, paras ko basketball player, gilas Pilipinas player o PBA. So, ang mga challenges kay daghan kayo, daghan. Una-una, injuries ka na. Lisod ka na injuries. Kanang mabangko ka, may nana. Lisod ka na. Kay, as a player, siyempre ka, gusto na biyay ka madula. So, hindi mong una-una, hindi mo ako gamitin. Sige mo kong practice. Sige ko kanang gagapan yung kamot ko ba. So, siyempre, ikaw, ma-realize nimo na at the end of the day, kanang makita nimo nga, ay, hindi akong ginabuhat. Importante din. Kay, pag muabot akong time, akong opportunity, ready ko. Ano ba? Dapat every time na may ginagawa ka, kumbaga may ginagawa ka, may practice man, kahit na di ka gamitin, always dapat ready ka na. When time comes, na gamitin ka sa imong coach o sa imong coach, gamitin ka, dapat ready ka. Kay, sayang ba? Sayang ang opportunity. Tapos dili ka ready. Sayang imong gihaguan. Dapat every time na kay buhaton or na kay ka nang put it in your head, in your heart ba, dapat hard work for me, dapat gabuhaton ako ni para mag-improve ko. And then yung mga challenges, yung injuries, it happens, mahitabo gid na gid, pero dapat mabutang nimo sa imong utok pod nga it gives you time to realize nga kung unsay importante ba as a basketball player, as an athlete, importante ba ang paglakaw-lakaw or magstay na lang ka sa balay, magpahulay ka, magrelax ka para the next day dula ka, practice ka, dili ka kapuy ba. So dapat ka naman inana kanang muna yung pinaka-importante gid na dili nimo malimtan na kanang mga small details ba, small details pero maapektuhan gyapon nimong career at the end ba. So dapat muna yung buhaton. I-mindset ang imong sulod nimo sa imong utok na bisag unsapay challenges, bisag unsapay ka ng obstacle nga maabot sa imo. Dapat aware ka na every time nga nakibuhaton, dili gabuhaton nimo na para sa imo para mag-improve ka, gabuhaton nimo na para sa imong pamilya. And then maupod ka ng normal na ng challenges, talang dapat muna'y himuon imong motivation. Dapat isulod nimo sa imong heart nga kaya na ako, kay bisaya ba yata? O ba, bisaya ka pala, okay, di ba? So, bisaya atal, gahit kita, mas gahit pata sa bato. Palaban. Mas gahit pata sa bato, di ba? Manang halos kasagala, bisaya mo survive sa Manila, kay gahit mo kita. Gahit mo tag-ulo, di ba? Pag may away, away kita yung una away. Di ba? Basta may away kita, may una away, kay bisaya man. Pero diba, dapat dili na na. Pero, number one. Palaban na, diba? So dapat, so ina na, normal na obstacle, pero dapat isulod din mo sa imong utok na gabuhaton ako ni para sa pamilya, and then gabuhaton ako ni para mo improve ko as a player and as a person. Okay, so Cedric, meron pa? Apo. Bago ka mag-second question, si Jutt, na-excite si Jutt na nakarinig ng away, ha? Kasi gusto ko pigilan. Okay. Kala ko hilig mo makipag-away sa basketball court, Jutt, eh. Wala, ayaw natin nun. Sige, Cedric, ikaw na. Unsay pinaka-risking nga decision ngayon mong nga buhat nga wala ni mo gimahayan dol sa basketball? Risk, halos mantanan, risk mantanan pag basketball ka.
risk again. Musulod ka sa court, risk nga ma-injured ka. Tama gina, di man mawala, risk na siya. Anong risk nga mapildi ang team, risk nga na mapal out ka daghan. Pero syempre, ang kanang mga risk din na ni muna hunaon kay once na musulod ka sa court, parang it's all about winning. Kailangan mo daog mo, di ba? Muna pinakaimportante mo daog mo para sa inyong coach, sa inyong pamilya, sa inyong team ana. Muna yung pinaka-importante kay ang risk, bisag kung saan, hindi mo na magina. Pero at least, na kay risk, pero ni padayon ka. At least, at the end of the day, wala kay regret ba? Wala kay ka ng mahayan ba? Ay, nga, may pag may tagibuhat na ko ni bahalang inani may tabo ba? Di ba? Oh, dad. Salamat, Cedric. Hopefully, salamat. Masagot ni Idol JP yung mga tanong mo. Speaking of questions for JP, Erram, dito sa Facebook page natin, ano, sa MVP Sports Foundation Cagayan de Oro, kakuha tayong ilan pang questions. Unahin natin, Jutt, si Tristan Alejandrino. Tinatanong niya kay JP, what advice has the coach given you that you'll always remember? Sinong coach at anong pinakamatinik na advice ang nakuha mo throughout your playing career? Sa akin, ang tumatak talaga yung coach ko sa karyan, si Coach Arvin Martinez. So talaga yung ng coach sa akin. Pinakatumatak talaga sa akin na sinabi niya na ano. Yung kahit gaano ka, yun nga, kahit yung mga sinasabi ko rin sa kanila, na kahit gaano kahirap yung parang nangyayari sa buhay mo, parang tuloy ka pa rin. Kasi from the province, kung probinsyano na walang wala to being this, na meron na Gilas player, PBA player, na parang making a name for yourself, sasabi niya na pag huminto ka, hindi mo na alam kung gaano kahaba na yung improve mo. Hindi mo na alam kung nasan ka na para dun sa goal mo. Kasi, kunyari, ito yung nandito ka, tapos yung finish line nandito. Tapos bigla ka huminto sa may in the middle. Parang konting-konti na lang, ba't ka paihinto, di ba? So sayang, parang kung babalikan mo yung mga pinagdaanan mo, parang sabi mo ayaw mo na mangyari ulit yung mga pinagdaanan mo sa pamilya mo. So sa akin, yun yung pinaka ano, tumatak sa akin na kahit anong mangyari, huwag ka mag-quit. Even sa basketball, even in life. Kasi, hindi mo alam, one day, yun na pala yung parang breakout game mo, yun na pala yung parang sa trabaho, yun na pala yung promotion mo, bigla ka nag-quit, di ba? So, yun talaga yung pinaka-tumatak sa akin. Sige, basa pa tayo ng mga tanong para kay JP. May tanong naman si Michael Amil Cardines. Kuya Poy, anong naging motivation mo nung bata ka? Actually, nasagot mo to, no? Anong kwento raw nung kabataan mo kasi? Paano ka nakarating sa PBA? Isang buong episode din niya. Oo. Sinong naging tulay para makarating ka dyan? Mahirap din ba kayo noon? Actually, itong mga tanong niya ay mga nasagot. Pero ito siguro kay Michael, ang maganda dung hindi pa natin nasasagot doon sa katanungan niya ay, nawalan ka ba? Nawawalan na daw kasi siya ng gana maglaro simula nung nagka-pandemic, JP. Gusto ko sanang makausap ka at makahingi ng motivation, ng siguro reason kung bakit kailangan niyang magbalik loob, hindi mapanghinaan ng loob sa ano yan, Jutt? Ng career. Kutob ko, nakakandado court sa kanila. Ang daming ganyan parang, di ba? Lahat tayo mahilig pero pag nakakandado court, dahil hindi nga tayo pwede maglalabas JP, ano mapapayo mo sa kanya? Ano kasi yan yung pandemic, para ka rin na-injured parang na-injured yung sport sa basketball sa Pilipinas di ba? Sa lahat, kasi wala kang gagawin, bahay ka lang, parang nakatamad talaga, para ka na-injury na, nakaka-board naman to, wala kang gagawin. So first 2 months, mabuboard ka talaga. Kahit naman kami, parang, kasi yung pinaghirapan mo, condition ka na, nandun na lahat, tapos biglang kakaroon ng pandemic, which is hindi naman natin inaasahan. So mahirap talaga. Pero, yun nga, ma-advise ko lang is, if you really love the game, hindi mo kailangan sabihin na mag-quit ka, hindi mo kailangan na, kasi ginagawa mo lahat ng sacrifice kasi alam, love mo yung pag-basketball, di ba? At one point, lagi mo lalagay sa isip mo na, parang, yun kasi sabi nila, di ba? Parang, for the love of the game. For the love of the game, hindi mo kailangan tamarin. For the love of the game, kailangan mo gumising na maaga. Tsaka baka naiisip lang sa ngayon ni Michael to. Pag nagbukas na, pag tinanggal na yung kandado sa net, malamang na unang-una ka dun. Aga-aga. And speaking of injury, binanggit ni JP, kaya hindi ko muna pinatuloy kay JP kanina yung kwento dahil may mga magtatanong tungkol dito Tandaan natin si JP, nung pumanik na ng PBA, na draft to 15th overall, di ba? Second rounder sa PBA.
actually injured ka nun, di ba, JP, nung pumanik ka sa PBA, kaya hindi ka kagad nakalaro sa TNT, and then umikot ka muna ng dalawang team, Blackwater and Lex, hanggang ngayon. Finally, makikita ka namin sa TNT. Ang tanong ni Ron Mark Abrea, baka kasi related eh, yung question niya. Kaya, ano po ang pinaka-downfall moment mo to the point na parang gusto mo na sumuko at paano mo nalampasan yan at iningatan ulit ang sarili mo? Tanong ni Ron Mark. Baka kasi nandun yun, nakalinya to eh. Yun, yung, ano, yung unang injury ko nung college. Kasi paano yun eh, parang pangat na ulit yung laro ko, nagamit na ako ni Coach Norman. Yun yung ano, pang 5-bit namin. So, na-injured ako mga second round ng UAAP na ACL ako. So, after nun, na-injured ako. Tapos bigla nag-change ng coach. Si, ano na, Coach Bona. So, that time, parang akala ko gagamitin na ako. Akala ko may playing time na. Kasi ako na yung ano eh. Ako na yung parang senior, kumbaga. So, ganun pa rin. Hindi pa rin ako masyadong ginagamit. Ganyan. So, sabi ko, tapos galing ako injury. Yung tuhod ko po nun, every game. Talagang namamaga. Tinatanggalan ng tubig yung tuhod ko. Kasi namamaga talaga siya. So, sabi ko, parang after ito, tatapusin ko na lang tong taon na to, tapos aral, tapos ano na ako, parang ayoko na, hindi ako mag-basketball kasi nasasayang lang, nasasayang yung parang pinaghirapan mo, umangat yung laro mo, nakakondisyons, may bigla ka may injured. Kasi yun yung pinakamasakit pag na-injured ka eh. It limits you from doing what you love and then from helping your teammates sa laro. So sa akin, sabi ko, ayoko na, sabi ko, parang pagod na rin ako, tagal ko na rin itong ginagawa, tapos parang walang sukli ba, kumbaga yun naman nasa isip ko, parang walang sukli ba. Sabi ko, sige, ayoko na. Tapos yun, parang nung dumating na ano, na may lumapit sa akin na manager, si kasi papadraft sa PBA, ganyan. Parang sabi sa akin, ano, si Boss Marvin, tsaka si Boss Matthew, sabi na padraft ka sa PBA kasi sayang height mo, ganyan. Sabi ko, ay, hindi po ako sure, ayoko na kasi yung injured ko, parang hindi na po talaga kaya kasi namamaga, tapos mahina po talaga yung katawan ko, hindi kaya. Sabi ko, ayoko na po. To sabi nila, give it time, sabi niya. Bigyan ka namin ng 2 weeks para mag-isip. In 2 weeks na yun, ano na yun, parang papunta na sa draft na yun. So 2 weeks, nag-isip ako, ganyan. Tapos humingi ulit ako kay Lord ng sign. Sabi ko, bigyan mo ulit ako ng sign, ganyan. Tapos, ano po yun, ang nakakalungkot talaga na ano yun. Pag-graduate po ako, wala akong ipon, wala akong pera. Wala akong ipon nun, wala. So, sabi ko, paano ko nito? Paano ko saan ako titira? Wala akong pera. Parang pag-graduate ko, saan ako pupunta? Ganyan. Kasi mga pera. Kasi naka-dorm ka pa nito yun. Oo, naka-dorm ako. Tapos nung allowance kasi namin, binapadala ko po yun sa pamilya ko. 6,000 binapadala ko. Sabi ko, wala akong pera. Pati sabi ko, baka ito na yung sign na kailangan ko talaga ano, magpadrap. Ano, parang, sige, at talagayin ko kahit injured. Parang, sige, pa-condition ako, pa-condition. So yung 2 weeks na yun, wala akong bang ginawa, kundi nag-weights na, nagpalakas ng legs, ganyan, para going sa, ano, sa yung parang draft na ano ganyan. So, combine. Doon, anong combine? So, sabi ko, ito na siguro yung sign, ganyan. So, sabi ko, sige, tuloy ko. Tinuloy ko. Pero yun, parang half-committed po ako nun nung draft combine. So, totoo lang, half-committed po ako. Parang, tapos nakakatawa pa yun, draft combine. Parang push-up ka lang, bench press, tapos pull-up lang. Yun lang po yung pinagawa sa amin. Tapos, pagtalon, parang yung vertical, parang sinusukas yung vertical. So, yun. So parang talagang, ayoko na talaga. Tapos after nun, parang nating sabi ko, sige, gagawin ko na lang to para lang ma-draft or whatever, ganyan na yun. Tapos yun, nagulat ako, tumawag ulit sa akin yung si Coach Arvin, ganyan sabi niya. Parang kinongrats niya ako, kasi na-draft na ako eh, Na-draft ako, tuwan-tuwa sila, naiiyak sila, ang daming sobrang naging proud sa akin, kasi na-draft ako, naabot pa ako dun sa live interview eh, umabot ako eh. So, tuwan-tuwa sila lahat. Ganyan. Tapos doon ko na-realize na doon gano'ng karami yung sumusuporta sa akin para lang huminto ako sa basketball. And then sabi ko, sayang ko hindi ko tutuloy. Sabi ko, ang daming umaasa sa akin, daming parang sobrang proud na na-draft ako sa PBA. Ang daming natutuwa, ang daming umiyak pa nga yung pamilya ko. Ganyan. So, sabi ko, sayang naman pag hindi ko tinuloy. So yun, doon ko na-realize na importante yung ano doon ka gaano ka importante yung mga tao sa paligid mo na para tumulong sa iyo, para ma-realize mo na sila may tiwala sila sa iyo, dapat ikaw may tiwala ka rin sa sarili mo.
So yung pamilya mo sinandalan mo para maiangat sarili mo from that time. Pero JP, pagka-draft sa'yo, hindi ka muna na lineup because of that knee injury, natagalan na naman. Yung frustration mo during that time, yung focus mo para makapagpakita sa entablado ng PBA, hindi pa na nga natin pinag-uusapan yung Gilas nun, pero at least makapagpakita ka na finally sa pinakamalaking entablado ng basketball sa Southeast Asia, itong PBA. Anong motivation ginamit mo para marating yun? Nung nasa ano po ako, nasa TNT ako, kasi nag-aaral pa ako noon, hindi pa tapos mag-aaral. So sabi ko, blessing to kasi nasa loob ng Moro yung TNT. So practice, tapos nakita ko nandun yung mga idol ko, sila Ranidel, sila Skadel, si Danny Siegel, si Kelly Williams, si Ali Peak. So nandun sila. Tapos sabi ko, sino ba yung hindi gagalaan mag-practice? Kasi nandito lahat ng mga galing, mga all-star ng PBA, nandito sila, si Kat Jimmy Alapag, nandun pa. Naalala ko nung unang dating ko sa TNT. Basta lahat ng bagong draft sa TNT, binigyan niya ng sapatos. So binigyan niya kami ng sapatos, Kobe pa yun. Kobe, binigyan niya ng sapatos. Sabi ko, sino ba namang hindi gagana mag-practice dito? Nandito lahat ng mga idol mo. Nakikita mo, nag-extra work, mga ganyan. Sabi ko, parang nakakaya naman kung diba? Tapos sabi ko, kahit naman na hindi ako nakakalaro, nakakalaro ko sila sa practice, nakaka one-on-one ko, nakakaano ko. So, doon pa lang yung confidence ko umaangat kasi nakakalaban ko sila, hindi man sa PBA, hindi man sa Smart Araneta that time. At least nakakalaban ko sila everyday. So sa akin, nakakakuha ako ng mga idea kung ano gagawin ko sa ganitong sitwasyon, tinuturuan nila ang mga tinlaro ko. So, doon umangat po talaga yung confidence ko nung nalipat na ako sa Black Water. So speaking of pagdating ang mga idolo mo, no, JP, tinatanong din niya, Ner, Lobo, kung siyempre, 90s ka born, di ba, JP? 90s. Nakakanood ka na ba ng PBA, no, nung kabataan mo? Pinapanood ko noon, Hinebra. Sino daw kasi yung sa 90s na big men ang inidolo mo? Ako lang, hindi ko alam mo lang. Saan naalala ko kasi, napapanood ko dati. Nung late na ako nanonood ng PBA, medyo na ako noon, medyo mga 2005 na ako nanonood ng PBA, 2006 mga ganun, mm-hmm. Nag-start na ako mag-basketball, saka ako nanonood. Ang nakikita ko talaga noon sila Kuya Mark Pingris na, sila James Shap, yun na yung mga draft na yun eh. So sila na yung talagang nakalakihan, but it's mostly Hinebra na habang nag-ano na. So, pero ang pinaka-idol ko talaga si Mark Pingris tsaka si Kirby Raimundo, yan silang dalawa. The kid. Silang dalawa. Ay, pag pinagsama mo yung laro ni Mark tsaka ni Kirby, may shooting na big man, parang medyo hulma sa laro ni Poy. Bye-bye. Sila talaga yung energy ni Kuya Mark. Tapos that time talagang, kaya kasi tinawag na Pinoy sa Koragi, di ba? So, yun talaga. Pinapatanong naman ni Jay Criste, sino naman ang sobrang nahihirapang kambantayan sa PBA? Siyempre, wala nang iba kundi si Junmar. Junmar lang naman ang mahirap talagang, siya talaga yung pinakamahirap actually. Sa lahat ng nabantayan ko, siya talaga yung pinaka. Kasi sobrang bigat niya, sobrang galing niya gumalaw sa ilalim. Kung mas mabilis pa siya ng konti, para na siyang point guard na galaw niya sa ilalim. Eh. Kasi ang galing niya gumalaw sa ilalim talaga. Tapos mabigat, marunong. So, tapos mas matangkad pa. So talagang mahirap talaga bantayan. Si Jose Manuel M. Nasen tinatanong, Idol, unsa imong gifield doll na nakadua kag international na liga, Idol? Tama ba? Nandun yung na-feel ko sa naglaro ako ng international league. Excited ko, Dol. Excited. And then, siyempre, first time to represent the country. Na it's my dream po. May represent ang country ever since ba na nag-basketball ko. So, excited and then, syempre nervous kasi first time na ako. Pero, kung giunahon na, ang pangalan sa jersey sa tubangan, dili sa likod. So, sacrifice ko yun. Tanawa, kung yung nabuak na, di ba? So, basta gamito, basta ang jersey sa matubangan, Pilipinas, you leave it all in the court. Awake kay Bilin, good. JB, kanino ka pinaka na starstruck sa nakalaro mo, nakalaban mo sa international? Kay Jordan Clarkson ako na starstruck. Kasi kakampi. Oo, kakampi. Tapos sobrang bait.
Pinoy na Pinoy, talagang sumasabay sa amin. Hindi siya yung parang hindi siya yung humihiwalay na kasi mentorage. Wala siyang ganun eh. Hindi siya humihiwalay. Kasama na lang yung best friend niya. Pero kasama namin siya every time may team function kami, may meeting kami, nandun siya on time, hindi siya late. So, wala lang nakakaano talaga. Ito yung ultimate test kung Pinoy si Jordan Clarkson. Pag may tinuturo ba siya, nguso niya yung ginagamit niya? Diba? Doon ang di ko napansin. Sabay punta, doon. Pero ginagamit kasi, diba, tayo pag ano, yung, ako lang, nakita ko lang, napapansin ko lang, diba, pag yung mga, ano, yung mga player, pag nasa hotel, ginagamit nilang chinelas, yung chinelas ng hotel, kahit saan pumunta, pati yung bag, laundry bag. So parang ganun din siya, gamit din yung chinelas, paglalabas, ganyan doon. Pinoy nga. Pinoy niya. Si Jutt niya, naka-bathrobe lang kahit sa magpunta sa hotel yan. Huwag kang maingay. Actually, marami pa tayong mga comments na nakukuha. So, bigyan lang natin syempre ng puga yung mga nanonood sa atin. Si Raf Euro Malinaw Yasay. Hello po from SBP Misamis Occidental. Si Cryan Tam. Idol Kuya Poy. At ito tanong pala to kay Ryan. Ano maipapayo niyo sa tulad ko na big man, ang laro, big man ang laro, paano po ba maging katulad niyo? 10 years old pa lang daw po siya, JP. Tapos 5'7 na siya, 10 years old. Laki. So, siyempre sa ngayon, sa basketball ngayon, nag-evolve na, di ba? So, Taga-saan to? Taga-saan? Taga-CDO yan. Taga-CDO, yun. Na-identify na ni Sir Pong. So, sa ano, sa karon, so, bisayain ko na lang, sir. Bisayain ko na lang pag nasag. So, karon, siyempre, nag-evolve ng basketball, mag-adapt na ta ba? So, ang mga player, labi na karon ng mga big man sa PBA, tumitira ng 3 points, may dribbling. So, in a way, ikaw dapat dili lang as a big man mo i-improve. You practice your shooting, your dribbling, practice mo yung ano, yung skill as a guard kasi wata kabalo kasi pag-abot nimo sa PBA or sa college position nimo wing day, 6'4 ka pero wing ang imong dula. So dapat you have lang i-improve nimo tanan aspect sa basketball sa samtang bata pa ka. At least mo na pinakatsada samtang bata pa ka makita na nimo ang ano ba ang progress sa basketball sa Pilipinas. So dapat ma-realize nimo dapat dili lang ka mag-stay as one dimensional player, kumbaga big man lang ka. So dapat kabalo po ka kay karon. Kami sa una, kami mga bata pa mi pag sa probinsya, pag dito sa Pilipinas, pag matangkad ka automatic big man ka na eh. Matik, automatic yun, big man ka na. Pero sa ibang bansa, pinapractice yun. Pagiging point guard, wingman, shooting talaga. So ngayon, you have every opportunity, you have yung mga coaches mo, lahat na nandyan na. So kailangan i-improve nimo tanan. So ayaw i-limit, don't limit yourself sa isang position lang. Dapat mahimo kang player nga, kumbaga sa EuroLeague or sa NBA, positionless ka na player ba. Kahit saan ka ilagay, alam mo kung anong gagawin mo. Magbabasa pa tayo ng mga ano ah, mga may pa-shoutout sa atin si Jern Palmada, shoutout sa coaches, parents at players ng CDOA team. Sabi ni Chelsea Bien, shoutout daw sa Rebels Basketball, mukhang sa Hawaii to at saka Kalihi Hoops. Si Lordy Lord Ampo, shoutout kay RD Pong at Sir Magoo. Miss na namin ang ikaw nga magsabi nung bang, hindi ko kaya yung garalgal mo eh. Asan ba yan? Kamustahin na rin natin si Attorney Jang Moreno, si Boss Gabby Cui, and si Ma'am Yvette Ruiz. Salamat sa inyong tulong para maihatid natin palagi ang mga paborito nating idol dito sa Idol Talk. Ayan. Tsaka, shoutout din sa Bukidnon Coaches at tsaka Zamboanga, si Bugay. Nakakatuwa yung naaabot natin talaga dito sa Idol Talk no now. Ito Jutt, pati sa SBP Miss Samis Occidental. Kamusta kay Raf Euro Malinaw Yasay? Hello po. Uy, alam mo, pati si Cedric may fan dito sa comments natin. Best PG daw. Si Cedric. Sa Corpus Christi din to si Cedric, di ba? Ano yung mag-story? Corpus Christi yan. Galing na point guard yan. Binanggit kanina ni JP, Sir Pong, na yung tatlo powerhouse, gano'ng kalawak ba o gano'ng karami talaga yung naglalaban-laban ng schools yan? Bukod pa doon sa tatlong powerhouse?
dati nasa ano na kami, 6 teams, mainstream 'yun ah, na nasa 6. Pero lately yung ano pa din sumasali sa liga natin is mostly nasa Northern Mindanao na. So, yung mga taga Bukid noon, taga Iligan, taga Osamis, may taga Butuan pa. Dito na sila nagko-convert sa Real Diolo. Kaya sobrang lawak na din eh. Sobrang lawak, sobrang dami, sobrang hindi mo na kilala minsan yung mga nakakalaban. Dati kasi kagaya di oro lang eh. Minsan alam mo na anong line up. Ngayon, di mo na talaga di mo na alam eh. Kasi taga ibang lugar, gumadaya na dito sa liga natin. So, yun, nakakatuwa lang na ganun yung response ng liga. Especially MYBL CDO. Which is mas maganda naman talaga, the more the merrier, no? Mas malawak na iba't ibang klase ng manlalaro makakaharap mo, should be better for the player. Yes, sir. Magu, let's ask for ano na lang siguro, JP's advice, final advice to Cedric at sa mga katulad ni Cedric Poy na mga manlalaro sa CDO na siyempre mataas din ang pangarap, ang maabot ang naabot mo sa karera mo sa basketball. So, yung paulit-ulit ko sinasabi na parang na ano na every time na may gagawin kayo lagay niyo sa puso niyo kasi at the end of the day yung magma-matters yung pangarap niyo and yung pamilya niyo, di ba? So lagi niyo iisipin na gagawin niyo to hindi para sa ibang tao, hindi para magpasikat, hindi para ano pagmalaki sa iba, hindi ginagawa niyo to para mag-improve kayo, para makuha niyo yung goal niyo, para makatulong sa mga tao, para makatulong sa pamilya nyo, and to give back to the community rin sa mga bata rin, sa mga umiidolo sa inyo, katulad namin kami na mga tanda na na-experience na namin lahat. Yung mga pagdadaanan nyo ngayon, na-experience na namin yan. So, yun lang, isipin nyo palagi na huwag kayong papadala sa mga temptation. Yung mga small details kailangan importante yan kasi yung gumamatter. And then, ano rin, ito yung pinakalagi kong ina-advise din sa iba na if ever man gusto nyo pumunta sa Manila, kung gusto nyo makuha, maging PBA player sa pangarap nyo, maabot nyo pa unti-unti, lagi nyo iisipin na yung mga barkada, yung mga bisyo, yung paglalabas-labas, pagpupuyat, yan, hindi yan mawawala, nandyan lang yan. Pero yung pangarap nyo, kung hindi nyo alam, late na pala, matanda na kayo. So, kailangan mag-focus kayo dun sa goal. Kasi every time na lalabas kayo, maliit lang basketball. Konti lang yung mga tao na bibigyan ng chance para makapaglaro sa PBA. Pero if you're given that chance, make it, parang embrace it. And then, kailangan talagang kainin mo yung opportunity na yun. Kailangan ready ka. Yun lang. Yan. Thank you, JP. At salamat din, Cedric. Ha. Sana nag-enjoy ka na nakausap mo ang idol mong si JP. Maraming salamat sa iyo, Cedric. And salamat. May mga gagawin pa tayo, mga kasama pa natin si Idol JP Erram syempre at meron tayong lalaruin in a bit, JP, na sigurado may enjoy mo dahil si Roger na enjoy naman to last week no Magu. Ito yung magpapakita tayo ng pictures mula sa that might have something to do with yung journey ni JP Erram. Hinahanap ko yung listahan. Nasa iba yung listahan, Jutt? And gusto namin magbigay ka, JP, ng at least maybe one word or one sentence to describe yung certain pictures na meron tayong nakahanda. Ayan, sige. So we'll start, no? JP, anong naiisip mo kapag makikita mo ang letratong ito? So for our first picture, ang watawat ng Pilipinas. Honored and ayun, buwis buhay. Pati yung ngipin. Makakarating tayo dyan sa ngipin. Ito na. And the next picture natin, pamilya ni JP. Blessing. Yun yung talagang pinaka-blessing na pinakamaganda nangyari sa buhay namin, sa pamilya namin. Si Aliyah dumating sa buhay namin. Talagang nagbago. Talagang nagbago yung takbo ng buhay namin. Mas naging ano kami, mas naging mabuting magulang, mabuting tao. Magu, sobrang realistic nung picture. Kaya nga eh, naging video eh. May audio. Sorry. Okay lang yun, JP.
sa salita ka, Tiel. Tingin pa tayo ng mga ibang mga pictures na naipo namin. Uy, yan na. Siyempre. Ang TNT katropa. Paano ba ito? Welcome back. Yeah. Welcome back. Siyempre, ang TNT nga po, nag-draft kay JP Erram nung araw. And ngayon, finally, makakapagsuot na siya ng jersey ng TNT. Next picture natin. Oh, ito, all defensive team ba ito? Oo. Mythical team po ata. Second mythical team. Oo, second mythical team si JP. Hard work pays off talaga. Hard work pays off. Lalong-lalo na kapag ka nanggagaling ka sa ganito, JP. Yung hard work mo ay matetesting talaga. Ito naman. Pinalungkot nyo si JP, pambira kayo. Ang hirap eh, madami talagang trying times yan eh. Tapos, talagang yun yung mga bagay na mag-iisip ka kung ano yung mga importante sa buhay mo. Kaya napapaisip ka kung itutuloy, make or break. Yung kumbaga, pag na-injured ka, make or break. Make or break. Alright, sige. Tingin pa tayo ng mga ibang pictures mo. I think we have a video coming up next. Philippines is now 2 out of 5. Oh, ito pala. You know? Ano ba ito? Bastos. Bastos si JP. Eh, JP, yung mga ganitong highlight. Actually, ano po yan? Yung harapang salampakan. Sa ano to eh? MOA. Ano talaga ano? Nagulat ako niyan eh. Nagulat ako niyan kasi nadakdak ko yung bola. Kasi first time ko, tapos narealize ko after nung play, first time ko dumakdak. Tapos, international pa. Yung game pa na sa international na stage pa. So, nagulat talaga ako. So, ano yan, parang for me, amazing ba? Amazing na ano na ginawa ko. What do you mean first time mo gandang... sa international? Sa international. Ganda mo, ganda mo. Kasi yung the whole like season sa PBA, wala, puro ano lang. Tapos nasa doon parang nagulat ako, nadakda ko yung bola, na parang tumas, nagulat talaga ako. Pag pinapanood yung highlight na yun, nagugulat talaga, parang nagulat pa rin ako. Ito parang dakdak din, susunod natin picture para sa iyo, JP. Ito pinagtrabahuan mo rin na matindi. Ano yan, talagang ano, emotional po, emotional. Emotional time. Kasi 7 years, and then libre pag-aaral, talagang sinaga ko yan. Dumating po sa point na ayoko nang tapusin kasi kumikita na po ako ng pera sa PBA. Pero yun nga, may mga tamang tao sa buhay ko na nagsabi na tapusin ko kasi yun, hindi mawawala. Hindi po kahit anong mangyari, mawala man yung athleticism ko, yung shooting ko, yung dribbling ko, pero yung pag-aaral ko, yung knowledge ko, hindi po mawawala. Ang bigat na sinabi ni JP na I like that. Buti na lang may mga tamang tao. Buti na lang wala sa buhay mo si Jutt. Maling tao to eh. Sabi ko sa iyo, magutapusin mo pag-aaral mo, di ba? Pero bago yung Ateneo, yun yung grad pick ni JP sa Ateneo. No? Ito, mabigat din ang naging papel sa buhay mo, JP. Yung dati mong eskwela, Xavier University. Diyan po nagsimula yung pangarap talaga. Nagsimula ako makilala yung ano. Nagsimula ako mahalin talaga yung ano, yung basketball. Nalipat ako sa ano. Diyan ko rin na kilala yung mga tao na tutulong sa akin para masipo yung goal ko. Ito, next pa tayo. Meron palang mga litrato. Ito naman, JP, kita mo mga kabataan na tulad nung kwento kanina ni Andre, no, na nakayapak lang, ni hindi nga semento yung pinaglalaruan nila. Buhangin o alikabok eh, di ba? So, tapos yung ring, gawa-gawa lang. Ano naalala mo pag nakakakita ka ng ganyan litrato? Ako, experience ko na po lahat yan. Pumupunta kami ng bukid dati para lang maglaro ng liga. Tapos umuulan. Ang nakakatawa po, kalahati semento, kalahati putik. Totoo po yun, true story. Tapos yung court namin, yung ring mismo, nakapako lang sa puno ng coconut tree. Ganun, dun. So sa akin, ano yan, dreams come true. Kasi talagang pangarap mo talaga abutin yung goal mo, which is maging basketball player. So, yun. And of course, ito, mga... Ito mga paborito kong picture.
Tago na yan, nahanap niyo pa. At ano that point, dito, at that point, inimagine mo bang hanggang Gilas, hanggang sa ito na yung magiging kalagayan mo, nandiyan ka pa sa picture na yan? Siyempre pinangarap, pero inimagine mo bang matutupad lahat? Never po, never. Kahit yung mga talagang mga kaibigan ko na nakilala sa akin, never din nila na-imagine na abot ako sa ganito na magigilas, PBA player, ganyan. Never po nila na-abot. So, sa akin, ano yan, talagang blessing in disguise po. Talagang, parang, ano, tag dito, moment, emotional moment yan eh, yung mga ganyang bagay na nakikita mo. Anong naaalala mo, JP, na pag nakikita mo tong mga picture mo na yan, sa mga pinagdaanan mo sa buhay para makarating kung nasan ka, ano yung mga pinapaalala nitong mga pictures na to sa'yo? Mostly, ano po, puro siyempre, puro yung kahirapan talaga ng buhay. That's why you work hard, that's why you work day in, day out. You work extra time para lang hindi dumating sa point na yung pamilya mo maging katulad din na pinagdaanan ko. So, yun, talagang yun yung pinaka-importante na hindi matulad yung anak ko na dumating sa point na walang masasandalan, na walang tatakbuhan, tapos minsan wala kang kakainin, minsan tuyo na lang sa sabaw mo sa kanin, minsan asin, mga ganung bagay. So, sobrang hirap talaga. Yan yung mga naalala ko. Sige. And bago natin pasalamatan si JP sa kanyang oras, ano, ako ihingi muna din ng ano, apology. Last week po, nakalimutan natin, nagbibigay tayo ng prizes. Nakalimutan kung i-ano. Pero napamigay na yata doon sa MVPSF page natin. Pero this week, Jutt, si Cedric, yung isa sa mga fan ni JP Erram, makakatanggap ng Gilas Pilipinas jacket yan. And we are also giving away some Gilas Pilipinas shirts, di ba, Jutt? Yes, yes. So, syempre, no, marami kayong kailangan abangan dito sa Idol Talk. So congratulate natin itong sina Romel Jude Daniel, meron kang Gilas Pilipinas shirt, si Michael Amil Cardines, Ron Mark Abrea at Ner Lobo, mga kakwentuhan natin kanina pa diyan sa Facebook page ng MVPSF CDO. Yan. Syempre, when we speak about CDO, isang napakalaking bagay na meron produkto na katulad ni JP Erram. And so I wanna go to Sir Pong and ask, Sir, anong klaseng inspirasyon po ang nabibigay ng isang JP Erram sa mga kabataan ng Cagayan de Oro na nangangarap makaabot sa naabot niya? Sir, alam niyo po, every time yung mga 12 years old, 15 years old, madalas nanonood lang yung TV. Tapos, pagkabiglang nakita nila yung mga taga Cagayan de Oro na lalaro dati dito, iba yung feeling eh. Tapos yun, makakausap mo sila and then sila Poy naman, Poy, maraming salamat. Yung way of giving back, makialabilo sa mga bata, giving them inspiration, sobrang ano, thankful kami para sa mga bata. Yung makita nila yung player na pinapansin sila, sinasagot yung mga questions nila, malaking bagay, sobrang malaking bagay yon sa ano. Poy, isa ka malaking inspirasyon para sa mga bata dito malalaro sa probinsya. So sana pagpatuloy mo lang, humaba pa yung career mo para mas marami ka pang ma-inspire ng mga bata. Thank you very much, Poy. Salamat. And thank you so much din po, Sir Pong, you know, for helping MVPSF arrange this para sa youth natin in Cagayan de Oro. And of course, Poy, sa'yo naman kami hingi ng mensahe para sa fans mo, sa PBA fans, mga naghihintay ng mapanood ulit kayo. At syempre, yun yung kabataan na kausap natin ngayon dahil we want them, di ba, to dream as high as they can. At syempre, we are rooting for them to reach these dreams. Sa lahat po lang ano, PBA fans, continue to watch us po sa darating na PBAs, itong All Filipino sa bubble. Supportahan niyo po kami. Kita-kita tayo sa virtual
fan. So yun, and then sa mga bata na nangarap, keep dreaming and keep praying and then work hard din syempre. There's no luck. Pag wala talaga ano eh, walang luck sa ano sa buhay, kailangan sipagan mo talaga. Kailangan may masipag ka kasi yun na yung luck mo, yung sipag. So yun, and then baka may special message ka sa mga kababayan mo sa CDO? Sa mga tagagayan, gimingaw na ko sa inyong tanan dia, kita-kita tapuhon. Pag ma-okay na tanan, makita-kita ta mag, sa kong mga barkada. Dia, kung ma-okay na tanan, makita-kita ta. And then stay safe mo dia, and if anything, sa mga player dia, sa mga kabataan-unan dia, if anything, kinanglan mo anything, igna lang si Sir Pong o ipa-message lang sa ko ako na may kinanglan. Maraming salamat sa iyong oras ulit, JP. Of course, mga nakasama din natin si Andre Calye Irving, si Cedric, sa ngalan ni RD Pong mula sa CDO, ni Jutt Sulit. Ako po si Magoo Marjon. Salamat ulit kay JP. We leave you with this last comment mula kay Arvin Martinez. Thank you, MVPSF, MYBL, for this kind of program. Kaya papasalamatan natin syempre ang lahat ng nagdadala sa atin ng programa na katulad ng Idol Talk, ang MVP Sports Foundation Incorporated, ang MVPSF Youth League, chairman natin, MVP, andyan dyan syempre President Alpan Lillo, Executive Director Coach RG Ryan Gregorio, and Community Sports and Youth Development Director Attorney Oscar Moreno Jr. in partnership with the Samahang Basketball ng Pilipinas, the Cebu Landmasters, the City of Cagayan de Oro, Cebu City, and of course, powered by Smart. Hanggang sa susunod na Sabado po, 4:30 pa rin ng hapon, doon naman sa Cebu City page ng MVPSF. Ba, idol nating lahat, malamang pati si JP matutuwa. The Cebuano Hotshot, Don Ontiveros ang bisita natin dito sa Idol Talk. Ayos ba yun, JP? Ayos na, ayos. Yan. So hanggang sa susunod na Sabado po, salamat sa inyong pagtutok. Finish.